Hello and welcome mga tol. Sa video ng ito ay pag-uusapan na nga natin etong chapter 26 na inaantay natin dito sa Baki Reyen Volume 3 na kung saan meron nga itong pamagat na A Contest of Purity. Pero bago nga tayo magsimula ay pindutin mo muna ang like at subscribe button. So sa tingin nyo nga mga tol, dito na kaya magaganap etong laban ni Pickle at neto ni Jack Hanma. Yan nga ang ating aalamin sa video ng ito at tara, simulan na natin. So, onting recap nga muna tayo dito sa ating nakarang video na chapter 25 na kung saan nagtapos nga tayo ng kumpirmahin nga neto ni Tokugawa na maglalaban netong si Pickle at Jack Hanma. At dito nga sa chapter 26 ay pinakita sa atin dito sa first panel na nag-uusap etong si Tokugawa at Baki Hanma. At sinabi nga dito ni Tokugawa, hindi pa nga sila nagpapang-abot sa kagatan. Sa halip, pareho nilang ginawa itong layunin na makagat ang isa't isa. So, isa na nga lang ang ibig sabihin neto mga tol na kung saan kwento na nga neto ni Tokugawa dito kay Baki etong mga naganap dito kay Jack at dito kay Pickle. At tinanong niya nga rin etong si Baki kung kanino to papabor. Sabay nagsindi nga siya ng kanyang sigarilyo. At sabi naman dito ni Baki, sa usapang lakas ng agat pati na rin sa tibay ng kanilang muscle sa panga at kalamnan ay napakaiba. Pero kung pagbabatayan nga etong lakas, tibay at etong fighting spirit, malayo ang agwat neto ni Pickle. Ngunit dati yon at napatanong nga etong si Tokugawa, sa ngayon paano na. At sabi nga dito ni Baki, sa ngayon kasi naalis na neto ni Pickle ang kanyang pagkakabata. At sabi naman dito na Tokugawa, sa madaling salita, tumaas nga ang kanyang tindi sa kanyang pagsusumikap para lumakas. At malinaw niya ang nakikita to. At sabi naman dito ni Baki, ngunit sino sa kanilang dalawa ang higit na nagnanais para lumakas? At napatanong nga etong si Tokugawa, kaya't ito isang paligsahan ng kadalisayan? At dagdag niya pa nga dito, maaari bang magtagumpay ang kadalisayan ng makabagong panahon laban sa sinaunang kadalisayan? At sabi nga dito ni Baki, sigurado, maaari itong manalo dahil ang kadalisayan ay kadalisayan, hindi ito sinauna o moderno. At lumipat nga ang scene dito sa Tokyo Dome na kung saan may naglalakad nga dito sa hallway. At pagpasok nga neto sa underground arena ay minatanaw nga siya sa baba na kung saan may nagsusuper science nga dito mga tol. At yun pala'y walang iba kundi etong si Pickle na napatingin nga sa itaas. At nagaantay nga etong si Pickle sa underground arena. At ang tumatakbo nga sa isip dito ni Pickle sa kabila ng mga nakaharap niya ang kalaban ay mas naunawaan niya nga na makakalaban niya etong si Jack Hanma. Ang lalaking mas lumaki nga kesa sa kanya matapos ng labanan. At nasa isip nga rin neto ni Pickle ang brutal na pagtalo niya dito kay Jack Hanma na kunsan kakagat-kagatin niya nga to at ngunguya-nguyain hanggang sa dulo nga ay maging isa ito na kunsan makikita nga natin na bungo na nga lang dito etong si Jack Hanma. At nasa isip nga rin neto ni Pickle na kapag nanatili nga siya sa kanyang pwesto o nagantay dito sa underground arena ay darating etong si Jack Hanma. At may biglang nga naamoy dito etong si Pickle na kung saan napalingon nga siya dito sa entrance ng underground arena. At may naaninig nga siya dong isang anino ng isang tao. At ito pala'y walang iba kundi etong si Baki Hanma. At napasabi nga siya dito na naisip ko na nandito ka na kinagulat nga neto ni Pickle. Grabe nga yung gulat dito ni Pickle na kung saan parang gusto nang nakapin etong si Baki. At tumalon nga dito etong si Baki na kung saan papalapit nga siya dito kay Pickle. At nang nakalapit na nga dito etong si Baki ay hinawakan nga nila ang kamay ng isa't isa na kung saan napasabi nga dito etong si Baki na talaga bang gagawin mo ito? Hindi ba? At biglang sumagot dito etong si Pickle na kung saan bigla itong nagsalita at sabi niya nga dito, do it. At sabi nga dito ni Baki na gulat, pakisabi nga ulit. So dun nga nagtatapos etong chapter 26 mga tol. So maaari bang maglaban etong si Baki at Pickle bago si Jack at etong si Pickle? Yan nga ang aabangan natin dito sa susunod na chapter mga tol. At base nga rin sa sinabi dito ni Baki na nag-grow na nga daw etong si Pickle, maaaring dito nga sa Baki Reyen ay lumakas din etong si Pickle. So maaari na nga bang makagamit etong si Pickle ng isang technique o martial arts? Yan nga ang aabangan natin dito sa Baki Reyen. Dahil base nga sa sinabi dito ni Baki, maaaring may nararamdaman daman nga siya dito kay Pickle na marunong na itong gumamit dahil nasabi niya nga na nag-grow ito. Pero malalaman na nga lang natin ang sagot dito sa susunod na chapter kaya nga abangan na lang natin dito sa Baki Reyen ang chapter 27. Wala naman silang break ngayon mga tol. At bago tayo magtapos ay shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel mga tol. At happy 13K subscriber. Maraming salamat sa inyo. Hindi natin magagawa yan kung wala kayo. Kaya naman maraming salamat sa inyo
inyo ulit mga idol. Shoutout sa inyo. Peace out.